Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your friendship noticing in your life, but set a limit. Mag-enjoy ka hanggat gusto mo, but lagyan mo na limitasyon. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Muslim. Alhamdulillah, we are good, inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salamat po sa lahat po na nanonood ng aking mga videos, 'di ba? At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na, i-click mo yung maliit na bell diyan para lagi kang updated sa mga video na ginagawa ko. Jazakumullah khair, mga brother and sisters. Anyway, ngayon kasi 'di ba, may mga tao na karamihan sa atin, gustong-gusto nilang mag-abroad, 'di ba? O pumunta sa Saudi Arabia kasi nga iniisip natin o sinasabi natin na doon tayo makakaipon, di ba? So, mayroon din pupunta ng Saudi Arabia na walang kaalam-alam sa lingwahe ng Arabic, di ba? So, naisipan kong ituro sa inyo ang mga basic na Arabic na ginagamit sa Saudi Arabia, di ba? Ang dalawang klase kasi ang Arabic, ang Fusha and Ammiya. Ang Ammiya, yun yung ginagamit sa Saudi Arabia, na ang marunong lang magsalita noon, yun yung nakapunta ng Saudi Arabia. Yun yung nakapagtrabaho ng Saudi Arabia. Ang Fusha naman, yan yung ang nakakaalam lang dyan, yan yung mga nag-aral sa Arabic. Diba? Yan yung mga nakatapos sa Arabic. Yan yung Arabic na Arabic ng Quran, 'di ba? So ang nakakaintindi lang ng Fusha, 'yun yung mga nakatapos ng Arabic kagaya ng mga ulama, 'di ba? O siguro may mga ustad or ustada na nakakaintindi rin ng Fusha, 'di ba? So may pagkakaiba, 'di ba? Although magkaiba yung Fusha Arabic and Ammiya Arabic. So ang ituturo ko sa inyo yung Ammiya Arabic na kadalasan ginagamit sa Saudi Arabia. 'Di ba? So mag-start tayo sa mga basic, 'di ba? Para dun sa may plano na pumunta ng Arabic, pumunta ng Saudi Arabia na wala pang kaalam-alam sa lingwahe ng Arabic. Pwede niyo yung panoorin ng video ko para kahit papaano magkaroon kayo ng idea, 'di ba? O sa kahit na hindi mo gustong pumunta ng Saudi Arabia pero trip mo lang matuto magsalita ng Arabic kahit yung sa mga basic lang, panoorin mo rin yung video ko. Okay. Doon tayo magsisimula sa kung ano ba ang greetings na ginagamit ng mga Arabo. 'Di ba? Actually, isang greetings lang o isang bati lang ang ginagamit ng mga Arabo na ang Assalamu alaikum. 'Di ba? Kahit na Muslim ka man o Kristiyano ka man, pag andun ka sa Saudi Arabia, ang ginagamit na bati o ang pangkalahatan na ginagamit nila ay yun yung Assalamu alaikum. 'Di ba? Assalamu alaikum. Ngayon, ang ibig sabihin nun is parang peace be with you. 'Di ba? Ngayon pag narinig mo 'yon, ang isasagot mo is wa alaykumus salam, 'di ba? Wa alaykumus salam. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ibig sabihin din noon is peace be with you too, 'di ba? Okay, so alam na natin kung ano yung madalas na ginagamit ng mga Arabo na greetings is yung assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ang isasagot mo is wa alaykumus salam. Wa alaykumus salam. Ano sila eh, kahit na Muslim man o Kristiyano, pag andun ka sa Saudi Arabia, yun talaga yung madalas na ginagamit nilang pagbati sa mga tao pag nakakasalubong nila, yung assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ang sagot mo wa alaykumus salam. Okay. Si meron akong kodigo para 'di ba sunod-sunod. Pangalawa, yung good morning. Ano yung good morning? Good morning in Arabic, sabah al-khair. Sabah al-khair, di ba? Pag sabah al-khair, ngayon, good morning. Pag sasagutin mo, ang isasagot mo is sabah an-nur. Parang good morning to. Okay. Ang good evening is masa al-khair. Good evening, masa al-khair. Ang isasagot mo is masa an-nur, masa an-nur. Okay. Yung kif halik, kumusta ka?
How are you? Diba? Kifalik. Minsan, ginagawa nilang shortcut. Yung kifik. Diba? Pag nakasalubong sila, kifik. O di kay, ayun, kifalik. O di kay kifik. Ang isasagot mo is, pwede mo sabihin na, alhamdulillah. Diba? Pwede mo rin sabihin na, twice. Ibig sabihin, good. O di kay sabihin mo rin na, tamam. Ibig sabihin nun, good. O di kay tayibin. Ibig sabihin, okay. Ganon. O di kay, bihair, di ba? Uli kay Ana, bihair, I'm fine. Ganon, di ba? So, naintindihan nyo. Okay, ang greetings ng tawag dun, ang greetings ng good night. Ang good night is tusab bihair, di ba? Iyan yung ano, kadalasan na maririnig nyo doon. Yung salamu alaikum, wa alaikumussalam, sabah al khair, good morning, sabah an nur, good morning to, masa al khair, masa an nur, di ba? Yung good evening to, tapos yung good night, sabah al khair, di ba? Kif halik, kumusta ka, how are you? Pwede mong isagot na, alhamdulillah, udi kay kwais, di ba? Good, udi kay tamam, good, udi kay tayibin, ganun din na ibig sabihin, good, udi kay ana, bikhair, I am fine, di ba? Okay. Sa ang madalas pa na narinig natin doon yung abot sa oras, 'di ba? Ang oras pag sa'akam, ibig sabihin ng sa oras 'yun. Pagkam, anong oras naman? Sa'akam. O di kay sa'kam dahin, 'di ba? Yun yung madalas na sa'kam dahin, ibig sabihin noon anong oras 'yan? Kasi pag sa'kam dahin, sa'kam yun yung oras dahin, yung now, ngayon. So, sa minsan kasi sa shortcut nila, ano, shortcut lang sila, shortcut yung pagsasalita, ba? Sa'kam dahin, anong oras ngayon? O di kay sa'kam. Sa meaning oras, 'di ba? Kam meaning anong oras na ngayon, 'di ba? Sa'kam dahin, o di kay sa'kam, 'di ba? Yung ikaw in Arabic, inti, pag ikaw ay babae, inti. Ikaw, pag ikaw ay lalaki, inta. O di ba, gets niyo? Pag babae, inti, ikaw. Pag lalaki, inta. 'Di ba? Okay. Yung ana, ako. 'Di ba? Yung ana ay. Ana, ako, o di kay ay. 'Di ba? 'Yan yung madalas na ano, naririnig natin doon. Yung ano, yung ito, 'di ba? Ito, yung malapit sa na bagay, ito, hadi. Hadi. Pagka yung iyan, 'di ba? Pag iyan malayo sa iyo, hadha. 'Di ba? Hadi. Halimbawa ito ballpen, ito. Hadi, pag medyo malayo sa iyo, hada. 'Di ba yung ito tropa? Hada. 'Di ba kasi magkaiba ning ito at yung iyan, 'di ba? Pag ito, hadi. Pag iyan, o di kaya iyon, hada. 'Di ba? So ano, dugtungan lang natin. Titingnan ko kung maraming views 'to kasi para ano, 'yun ang lagi kong upload pag maraming views 'to. Kasi alam niyo naman na nag-uumpisa pa lang ako sa ano, sa pag-vlog. So, kaya pa iba-iba yung vlog na ipinapakita ko kasi titingnan ko kung saan yung pinakamaraming views. Kung maraming views 'to, dito ako magpo-focus. Kaya dugtungan lang natin inshallah. 'Di ba? So, 'yun lang i-review ko sa inyo. 'Yun lang yung mga basic na madalas natin naririnig doon. 'Di ba? Yung ang bati, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Kif halik? Kumusta ka? How are you? 'Di ba? Kwais, di kay tamam, di kay tayibin. Isa lang ibig sabihin noon. Isa lang ibig sabihin noon yung good, 'di ba? Ana bikhair, 'di ba? I am fine, 'di ba? Ang isa pang narinig niyo yung yalla. Ibig sabihin ng yalla, maraming ano, sa pagkakaintindi ko kasi yung yalla parang ano, parang in Tagalog yung halimbawa na tara alis na tayo, parang yalla, 'di ba? Yalla, rohe, parang ganun yung yalla. O di kayo pwedeng gamitin nyo yung pagka, halimbawa, kakain kayo. Yalla, akil, ganun. Parang ibig sabihin nun, yung yalla, parang let's ba? Let's, di ba yung yalla, di ba? Yalla, akil, let's eat. Parang ganun. O di kayo, yalla. Basta yung yalla, yan yung madalas natin narinig sa kanila. Lalo pag inuutosan ka na, yalla, sura. Parang ganun yung,
yalla yalla sura yalla, parang bilisan mo, tara bilisan mo, yung parang ganun, yung yalla, maraming pwedeng paggamitan ng yalla. So sana sa kahit na yung ano lang, maiksi lang to, naintindihan niyo, di ba? So hayaan niyo, inshallah. Inshallah, sa mga ibang video ko, dudugtungan natin to. Basta inshallah. So, ayun lang. Sana, kahit kunti, may natutunan kayo sa itinuro ko sa inyo ngayon. And, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Tapos, i-click mo yung maliit na bell button dyan para lagi kang updated sa mga video na ginagawa ko. And, thank you very much. And, maraming salamat po sa mga nanonood. Jazakumullahu khair. And, masa al khair, everyone. Bye-bye.